Hi Maestro, kumusta na po? At sa inyo pong lahat na aming mga minamahal na subscribers at viewers, magandang araw po! Magandang araw naman, Cordapia, at sa lahat ng sumusubaybay sa YouTube video at YouTube channel ni Maestro Honoryong, lalong-lalo na sa ating mga subscriber, ay maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik. At ngayon po, Maestro, shoutout po muna tayo. Ikatlong linggo na ng June at bago tayo magpatuloy ay shoutout muna natin ang ating mga taga-subaybay Cordapia mula sa iba't ibang dako ng mundo. Opo, shoutout po kay Mashi 12 from Saudi Arabia. Angela Bandoho from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Kay Ramita Masukat from London. Lolita Bitwaran from Japan. Remadel de Guzman from Dubai. Sinati Tibi from Taiwan. At yung mga local na nanonood sa atin sa iba't ibang lugar ng base, shout out na natin, Cordapia. Opo, hello din po kay Leia Francisco from Pampanga. Josephine Martin from Gapan City, Nueva Ecija. Ams Im from Cebu. Clarissa Canlas from Olongapo City. Shirley Balbuena from Caloocan City. At May Campomanes. Kay Pemi Batalya. Leilani Gulye. Annabel Magno. Viajera Blogger. At kay Maribel Sanchez. Hello po sa inyong lahat at sa amin po mga minamahal na subscribers at viewers. Shoutout po sa inyo. At maraming salamat po sa inyong pananood. At ngayon po, Maestro, batiin po pala natin ngayon si Sansing Kore dahil malapit na siyang mag-birthday. Sa ika-22 ng June, sa darating na June 22, Cordapia, ay birthday ni Sansing Kore, na bunso sa aming 10 magkakapatid. Bunso siya sa babae dahil pang-siyam si Sansing Kore at ako naman ang totoong bunso dahil ako yung pansampo o huling-huli. Kaya batiin natin si Sansing Kore ng maligayang karawan. Happy birthday, Sansing Kore! At ngayon, Maestro, June po, meron ka bang baong trivia dyan? Anong June 12 ay Independence Day at alam mo, ang June ay napakahalaga sa Pilipinas dahil alam mo ba na sa June 24 ay Manila Day. Alam mo kung paano naging Manila Day, Cordapia? Paano po, Maestro? Nung unang panahon, nung araw, wala pa yung Kastila, ay nasasakop ni Raja Sulayman ng Tondo. At ang kaharian ng Tondo ay may mga bakod, Tagus hanggang Cavite at Hagunoy, Bulacan. Lahat ng gilid ng dagat ay mga ninuno natin ang namamahala dyan. Raja Matanda at kung ano-ano pang pangalang Raja. Pero ang pinakilala ay si Raja Sulayman. Dumating si Miguel Lopez de Legazpi. Yan ang unang gobernador general ng Pilipinas. Alam mo, ginawa? Ano po? Sinalakay ang Tondo at ang kaharian ni Raja Sulayman ay nalupig nila. 1570 pa lang ay nagsisimula ng maglaban sila Raja Sulayman at ang mga Kastila nga sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. At nung sumapit ang June 24, Cordapia, 1571, isang taon lang ay napasuko niya na ang lahat ng kumakalaban sa kaharian ng Kastila sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi mula Cavite, Manila hanggang sa Bulacan nga, sa Hagunoy at yung mga taga Pampanga at taga Bulacan ang huling nagdepensa ng kalayaan ng mga ninuno natin. Pero dahil may baril na yata na ng mga Kastila at Kanyon ay natalo mga katutubo. At nung natalo, Cordapia, itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi ang Maynila bilang isa sa siyudad na nasasakupan ng Espanya. Mula ron ay nangyari na yung Acapulco Trade. Alam mo ba yung Acapulco Trade? Ano po yun, Maestro? Yun yung biyahe ng barko mula Mexico hanggang Manila. Baya Acapulco, Manila, dumadaan ng Pacific Ocean, tagusan sa napakalawak na dagat. Kaya napakaraming barko na may daladalang produkto galing Mexico o sa South
Amerika ay dinadala naman dito sa Pilipinas at Asia. Doon nagsimula ang napakasiglang kalakaran noong panahong iyon. Kaya sumikat ang Manila at Acapulco. Yan ang kasaysayan ng Manila Day na ipagdiriwang natin sa June 24. At dahil Manila Day ngayon at birthday ni San Cinco, Recordapia. Opo. Bibigyan natin sila ng libreng weekly horoscope. Sa weekly horoscope na to, malalaman nila ang kanilang kapalaran sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay at swerteng numero at marami pang swerte na darating sa kanila ngayong linggong ito. Kaya, nod na! Weekly Horoscope, June 18 to 24. At ngayon, Cordapia, basahin mo na ang zodiac sign na Aries. Yes, Maestro. Aries, silang isinilang mula 21 ng Marso hanggang 19 ng Abril. Magara ang kapalaran mo sa linggong ito. Kung ano ang kagustuhan mo, yun mismo ang susundin ng mga taong nasa paligid mo. Kaya anuman ang gustuhin mo, tiyak na ipagkakalob ito ng mga taong nasa paligid mo. Kapag hindi nila ito tinupad, ang langit na mismo ang kikilos upang matupad at magkatotoo ang lahat ng gusto mo. Mapalad na kulay ang burgundy. Maswerteng numero 3, 15, 27, 33, 36, 44. Taurus. Silang isinilang mula 20 ng Abril hanggang 20 ng Mayo. Sa linggong ito, kung ano ang gusto mong sabihin, sabihin mo. Kung ano ang gusto mong mangyari, dasalin mo. Huwag kang magpapaligoy-ligoy pa para hindi na malito sa iyo ang nasa itaas. Kapag ganyan ka, ang swerte at magagandang kapalaran ay paisa-isa at magsisimula ng ipagkaloob sa iyo ng langit. Mapalad na kulay ang lilac, maswerteng numero 9, 13, 27, 31, 32 at 44. Gemini. Silang isinilang mula 21 ng Mayo hanggang 21 ng Hunyo. Kumapit ka sa malinis mong hangarin sa buhay. Sa linggong ito, hindi ka pababayaan ng langit. Ang lahat ng suliranin mo noong nakaraang taon ay isa-isa nang mapaparam. Simula sa araw na to, mas marami pang swerte at magagandang sorpresa ng buhay ang sayo ang darating. Mapalad na kulay ang maroon. Maswerteng numero 1, 16, 22, 31, 40 at 44. Cancer. Silang isinilang mula 22 ng Hunyo hanggang 22 ng Hulyo. Pansinin mo ngayon ang iyong buhay. Di ba ang mga kalungkutan mo at mga kabiguan ay panandalian lamang? Dahil ang totoo, ikaw ay kabilang sa mga likas na mapapalad na tao. At mapatunayan mo ang iyong buenas dahil mula sa linggong ito, isa-isa na nga magdaratingan ang swerte mo at magagandang kapalaran na noon mo pa hinihintay na daladala ng iba't ibang mga tao. Mapalad na kulay ang pink, maswerteng numero 1, 19, 25, 37, 40 at 43. Leo,
Silang isinilang mula 23 ng Hulyo hanggang 22 ng Agosto. Sa linggong ito, darapo sa iyo ngayon ang hindi may paliwanag na saya. Ito ay pahiwatig lamang na sa panahong ito ng tag-ulan, ikaw ay patuloy na magiging maunlad at magiging maligaya. Hindi lang ikaw, kundi ganun din ang iyong pamilya at ang mahal mo sa buhay. Ay uunlad din at patuloy na magiging maligaya. Mapalad na kulay ang blue. Maswerteng numero 1, 19, 25, 34, 40, at 44. Virgo, silang isinilang mula 23 ng Agosto hanggang 22 ng Setyembre. Masarap ang magmahal at hindi sapat ang ilang hindi magagandang pangyayari para masabing hindi masarap magmahal. Huwag kang maging perfeksyonista. Sikapin mong maunawaan na minsan ay may nasasaktan. Minsan parang may kulang at minsan ay may panghihinayang. Ganun talaga. Dapat na maunawaan mo ito upang malubos ang iyong ligaya, ang iyong kasaganaan at ang iyong tagumpay. Mapalad na kulay ang aquamarine. Maswerteng numero 3, 12, 24, 33, 37, at 43. Libra, silang isinilang mula 23 ng Setyembre hanggang 23 ng Oktubre. Tulad ng baboy na pinapakain ng masarap kahit walang ginagawa, ikaw din ay bibigyan ng langit ng masarap na buhay. Kahit wala kang ginagawa, ang biyaya ay dating ng dating pa rin sa iyo. Matuto kang laging magpasalamat sa pamamagitan ng pagtanaw ng utang na loob sa mga taong tumutulong at nag-i-sponsor sa iyo sa pamamagitan ng kaunting pasalubong, pagyakap at paglalambing sa kanila. Sa ganyang paraan, tuloy-tuloy kang pagpapalain ng langit. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero 5, 18, 21, 27, 32, at 45. Scorpio, silang isinilang mula 24 ng Oktubre hanggang 21 ng Nobyembre. Sa linggong ito, kahit na maraming lihim na naiinggit sa iyo at lihim kang kinukumpetensya, walang makadadaig sa iyo. Dahil noon pa man, inihanda na ng langit ang iyong magiging kapalaran. Mananaig ka at ikaw ang magwawagi. Ang ikinaganda pa nito, mabibigo ang mga kalaban mo habang ikaw ay mamamalaging maswerte at magtatamo ng matataas na pagkilala at karangalan. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero 3, 18, 28, 36, 42, at 44. Sagittarius, silang isinilang mula 22 ng Nobyembre hanggang 21 ng Disyembre. Simula sa linggong ito, hindi pa rin tumitigil ang pagbuhos ng swerte mo. Basta't ang kondisyon, ipagpatuloy mo ang pagtulong sa iyong kapwa at ang pag-aalay sa mga taong labis na nangangailangan. Mapalad na kulay ang violet. Maswerteng numero
3, 15, 24, 36, 39, at 42. Capricorn, silang isinilang mula 22 ng Disyembre hanggang 19 ng Enero. Bakit ka natatakot mag-abroad o kaya'y lumayo sa sinilangan mong bayan? Napansin mo bang kapag nag-iisa ka nga nagsisikap, lahat ay nakakaya mo kahit na ang mga bagay na sobrang hirap? At kung alimbawa namang nasa abroad ka na o malayo sa sinilangan mong bayan, itodo mo na ang iyong pagsisikap. Dahil sa panahon ngayon, abot kamay mo na ang tagumpay at malaking pag-unlad. Mapalad na kulay ang lavender. Maswerteng numero 8, 19, 22, 26, 35, at 43. Aquarius, silang isinilang mula 20 ng Enero hanggang 18 ng Pebrero. Ito ang araw na dapat mong linisin ang iyong alahas na ginto. Habang nililinis mo, sabihin mo kung ano ang gusto mo na mangyari sa iyong buhay. Makikita mo kung ano ang sinabi mo, yun mismo ang matutupad at magkakatotoo. Mas maganda kung sa linggong ito, isusuot mo na rin ang gintong alahas na nililinis mo upang lalo ka pang gumanda at swertihin. Mapalad na kulay ang orange. Maswerteng numero 7, 14, 23, 34, 43, at 45. Pisces, silang isinilang mula 19 ng Pebrero hanggang 20 ng Marso. Sa linggong ito, mula sa malayo, parang ibon, mabilis na dadapo sa iyo ang swerte na labis mong ikatutuwa. Hindi dapat na masayang ang mga ito tulad ng mga swerte mo noong nagdaang panahon na nawala na lang basta-basta. Ito ang sandali upang anumang bagay ang dumapo sa iyo ay itago mo. Halagaan at pag-ingatan mo. Mapalad na kulay ang green. Maswerteng numero 1, 14, 22, 32, 37, at 43. Maraming salamat po sa nanood ng YouTube video ni Maestro Honorio at sa mga sumusubaybay ng ating YouTube channel. Huwag niyo pong kakalimutang pasyalan ang ating playlist dahil alam mo naman, Cordapia, marami kayong matututunan sa ating playlist. Naalala ko yung isang napakahalagang YouTube video natin, Cordapia. Ano yun, Maestro? Ano? Mga swerteng zodiac sign. Ah, oo nga. Kailangan malaman ng mga Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Pisces at Libra na sila ang suswertehin ngayong taong ito. Kaya lang, kaya ako ina-announce na banoorin nila yung YouTube video ni Maestro Honorio na maswerteng zodiac sign dahil yung mga binanggit nating zodiac sign na suswertehin ngayong 2023 ay may dapat silang malaman. Bakit sila suswertehin at anong dapat nilang gawin? Kaya yung mga binanggit nating zodiac sign, unang-una Taurus, suswertehin ngayong 2023. At bukod sa Taurus, Aries, suswertehin ngayong 2023. Opo. Naalala mo ba, Earth type sign ay Capricorn at Virgo ay suswertehin din. Ganyan din ang Libra at Pisces. Panoorin niyo po yung mga swerteng zodiac sign sa ating playlist. Pakihanap na lang po. At muli, maraming salamat sa mga nanonood. At syempre, Cordapia, para patuloy silang swertehin at makinabang, may dapat silang gawin. Yes po. Patuloy lang po mag-subscribe, mag-share, mag-like at mag-comment po sa YouTube channel ni Maestro Honorio. At muli, magkita-kita tayo muli para sa susunod na YouTube video dito pa rin sa
Weekly Horoscope. Salamat po!